na nga, usapang pagkain tayo ngayon. Napansin niyo ba? Laging umuulan this past few days, ang lamig-lamig at isa lang ang masarap gawin pag maulan. Yun ay kumain, kumain at kumain pa ng kumain. At ngayon nga, usapang pagkain tayo. Makita niyo naman, pinapasyal ko na kayo sa Yaki Mix. Dito lang yan sa May Ayala Terraces. Kasi yung anak ko na imbitahan lang ng sosyal niyang classmate sa birthday niya. At dito dinala ang mga imbitado. Kaya tara, ikutin natin ang mga pagkain. Actually, mga close friends lang naman ang mga inimbitahan. Siguro mga 5 o 6 lang naman sila. At dahil nga konti lang naman talaga yung mga tao nung araw na yon, para tuloy na reserve na yung buong place. At kahit nga may bagyo at maulan, hindi pa rin nagpatinag ang event. Kailangan talagang matuloy ito. Kita nyo naman ang dami-daming varieties ng pagkain ngayon. May iba't ibang luto ng pasta, may mga chicken dishes din, may pork, may masarsang ulam, meron din may sabaw na maganda para sa malamig na panahon, at kung ano-ano pa. Dito rin nga makikita natin na nandito na tayo sa may dim sum area. Masarap yung mga steam na yan. Siomai, siopaw, anything steam. Kasi masarap naman yung mga sauces nila. At iba-iba pang luto ng ulam. Siyempre, hindi mawawala sa handaan ang lumpia at ang lechon, pampabata. Bakit pampabata? Eh kasi nga daw, bata pa lang, mamamatay ka na. Kaya dapat everything is in moderation, ingat-ingat. Dito naman tayo sa area ng mga pang-sangyu. Andiyan na yung mga i-grill mo, ready na. At syempre, may ramen din dito. At napakadaming varieties ng maki. Siyempre, di pa rin mawawala ang dessert corner, ang mga sweets. Ito na. Daming candies, gummies, may ice cream, may mga cakes and pastries din. Ang luwag talaga ng lugar, na solo namin yung place. Uy, kunwari diet, bumubuelo lang. At eto nga, mag-grill muna tayo. Kahit na medyo nakakainip, no, pag gutom ka na. At ang bilis nga, nakalipas na yung oras ng buffet natin. Eto nga, at iikot muna tayo sa paligid bago tayo umuwi.
At sa pag-iikot, nadaanan nga namin tong arcade area. Ayan, nag-enjoy ang mga bagets. Ikot-ikot sila, picture-picture, at itatry nila yung mga games dito. Yung pumunta kami ng kaibigan ko sa MOA, sinamahan ko siya para lakarin yung sa visa niya. And after naming maglakad-lakad, eto nga, dito kami sa Chili's kumain. Ang ganda din ng ambience at ang sarap ng food, in fairness. Nag-enjoy kami kahit na mabagyo ang dinaanan namin papunta dito, maulan, and yet happy naman at nag-enjoy kami. Mission accomplished pa. Diba, hindi halatang nakapang-ulan ako. Tingnan mo, nakachinelas lang ako, nakarating ako ng MOA. At dahil puro nga pagkain ang topic natin ngayon, isinama ko na rin dito nung nakalabas kami ng mga bata para bumili ng school supplies. Eto, pinamerienda ko sila dito sa Yellow Cab. Enjoy naman sila, pati ako nag-enjoy. Ang sarap. Ayan nga, hindi kami masyadong mahilig sa pizza. Hindi alata. At nakapag-ramen pa dahil nga sa bagyo. O, diba ang bilis lang? Parang binagyo din yung kinaina namin. So, lubos-lubosin na natin ang food trip natin. Sa bahay nga, kinabukasan, eto, niluto ko pa yung natira naming pritong isda. Lagyan ko ng itlog. Ayan na, may omelette na tayo. Siyempre, para kumpleto at malasa yung omelette, nag-gisa muna ako ng sibuyas, bawang at kamatis. Tapos nga, nilagay ko na yung hinimay ko na isda. Natira namin yun nung isang araw. Sayang naman, di ba? Tapos pagkalagay, halu-haluin mo lang. Okay, kain. At lalagyan na natin ng dalawang itlog na binate. Kaya, maya-maya, maluluto na yan. Magfo-food trip na naman tayo. Yan nga, naluto na siya sa kabilang side, kaya babalik na rin na natin. At pag brown na, luto na rin yung kabilang side. Ayan, kukunin na natin ang ating plato. Dahan-dahan lang mapasok. O, diba may pang-almusal na tayo? Kulang na lang fried rice. At dahil nga sinipag ako magluto, eto na, lubos-lubosin na natin. Magluluto na rin ako ng tanghalian. At ang naisip kong lutuin, yung paborito nila. Chicken curry. Nagpainit na nga ako ng mantika sa pan. Gisa ng sibuyas, bawang, nilagyan ko din ng luya yan. At hinalo-halo lang hanggang maluto lahat nung panggisa natin. Eto nga pala, nilagyan ko rin siya ng bell pepper kasi eto ang pinakapaborito kong pangsahog sa panggisa. So ayan na nga, hindi tinipid pero medyo tinamad sa paghiwa. Ang lalaki ng hiwa ng manok ko, paano kasi hindi na matalim yung kutsilyo, kaya dead man na yan, lalambot din yan. So ayan nga yung ginawa ko, hinayaan ko lang siyang maluto sa sariling mantika. Tapos tinakpan ko para talagang lumambot siya bago ko lagay yung sabaw.
iniligtad ko na rin siya sa kabila para medyo mag-tender yung kabila. At inilagay ko na rin yung carrots at ang patatas natin. Yan, medyo challenge lang sa paghalo, lalo na kung isang kamay lang yung gamit mo sa pagluluto, no? Paano kasi itong video na to? At eto, ilalagay ko na rin yung pangsabaw. Nilagyan ko siya ng gata. Yun yung pangsabaw natin. Nilagyan ko na rin siya ng curry powder, yung nabibili lang sa palengke, nakasachet, para mura. Pero same lang naman ang lasa. Ayan na nga, eto na naman ang challenging na part. Maghalo ng isang kamay lang ang gamit. Oh, diba? Sige pa, halu-haluin lang ng konti para mag-even yung lasa. Tatakpan ko na rin para lumambot ang ating mga ingredients. Ayan na nga, ang bilis, di ba? Kumukulo na agad. Nilagyan ko na rin ng asin yan, pampalasa, dagdag pampalasa yan. Nilagyan ko na rin ng paminta. Halo-halo tayo ulit. Halo-halo lang. Halo pa ng halo. At eto nga, luto na ang ating chicken curry. At nagkataon naman yung panganay ko, nag-uwi ng pasalubong chicken din. Naku, magkakapakpak na tayo nito. So next time ulit ah.